At ayan, at natapos ko na rin i-disassemble and ipapakita ko naman sa inyo ngayon guys yung mga parts na gagamitin natin para dito sa restoration itong Kugo electric scooter. So, mga parts na gagamitin natin para i-assemble itong si Kugo G2 Max. So ito yun. So unang-una ito yung gagamitin natin controller. So at the end of this video, isi-share ko na lang sa inyo yung full details. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga parts ngayon. And then ito yung hydraulic brake, ito yung headlight na gagamitin natin, yung rotor disc, and then ito yung hand grip, yung stand, and ito rin pala yung swing arm guys na paripaint na natin siya ng black. And then ito yung battery na gagamitin natin, which is yung 52 volts na to, upgraded. And then ito yung motor, and then yung tire na palitan na rin natin. So yan, and then ito yung electric scooter. So ngayon guys, i-assemble na natin itong electric scooter na to. At natapos ko na rin i-assemble itong si Kugo G2 Max. So ngayon guys, i-share ko na sa inyo yung full details ng mga in-upgrade natin and then minodify natin dito kay Kugo G2 Max. Unang-una na in-upgrade natin dito kay Kugo G2 Max ay yung kanyang battery. So nagpa-build tayo sa ating trusted builder ng Panasonic 21700 cell 5000 mAh, which is 6P 14S, or 52 volts 30Ah na battery. Dati guys, ang battery lang nito ay 48 volts. So in-upgrade natin siya ng 52 volts. So sinuggest natin yun sa ating kliyente para nang sa ganon magkaroon ng kaunting power or additional power yung kanyang electric scooter. So sa controller naman guys, ang ginamit natin dito ay sine wave na 30 ampere na pang blade 10. So dual controller yung ginamit natin dito kasi nga ang gusto ng ating kliyente ay dual motor din. Next upgrade na ginawa natin ay yung repaint. So nirepaint natin siya ng color black. So dati guys, ang kulay nito ay color orange. Ngayon, pinarepaint natin siya ng pure black. So which is yun ang request ng ating kliyente. Sa display naman guys, ang ginamit natin is yung Damau display. So which is yun yung compatible sa kanyang controller. And then dito guys, sa mga accessories, nag-add din tayo ng handlebar. So nag-change tayo ng much wider handlebar. So 780mm yung size nitong handlebar nito. And then yung brand niya is Wake. Then next upgrade is yung fully hydraulic brake. So in-upgrade natin siya sa Blade GT hydraulic brake. So mas maganda yung kapit kapag fully hydraulic brake. So yun yung sinuggest natin sa ating customer. So dati kasi ito ay mechanical brake lang, yung which is with cable. So sinuggest natin na mas maganda na fully hydraulic brake yung gamitin niya.
And then guys, ito ang suggest din sa atin ng kliyente, lagyan ng voltmeter, so which is a Blade 10 controller, naka-include na yung voltmeter. And then gusto niya rin yung keybox kasi nga previously nagkakaproblema siya sa remote control type switch. So ito na yung request niya, ginawa natin kung ano yung gusto ng ating kliyente. So and then dito rin guys, meron din siyang single or dual option, eco or turbo. And then additional accessories, so sinuggest natin sa ating kliyente na lagyan natin ng konting buhay yung kanyang electric scooter. So bagay na bagay siya dito sa pinagawa nating acrylic board na medyong merong light blue na color. So bumili tayo ng mga accessories kagaya nitong rubber grip. So ayan, medyo may mix siya ng blue color. And then dito sa axle cap also, protection din yan pag nag-slide kayo. So bumili rin tayo ng color blue para mag-match. And then yung rotor disc guys, in-upgrade natin din siya sa 160mm. So ayan, meron din siyang mix ng blue para nang sa ganun bumagay sa motif ni sir. And then yung stand guys, pinalitan din natin, which is yun ang request ng ating kliyente. So i-match na lang natin dun sa kanyang motif na black and blue color. And then guys, nag-add din tayo ng washer na color blue para mag-match doon sa motif ni sir. So, and then yung fender guys, yun yung request sa atin ng kliyente na lagyan din natin. So ang in-install natin dito ay pang Teverun or Blade GT na fender para nang sa ganun is protection siya kapag umuulan. Then guys, sa headlight naman, so pinalitan din natin siya ng pang Blade GT na headlight. So with horn na rin to, so kasama na siya dito sa headlight. Then dito naman sa acrylic board, nagpagawa tayo ng UV printed sa media store. So ito yung file na sinend sa atin ni sir. So pinaprint na lang natin. So yun lamang yung mga in-upgrade natin dito kaya Kugo G2 Max. So ngayon guys, i-ride test na natin itong si Kugo G2 Max. Sa observation natin, mas lumakas yung torque power nitong si Kugo G2 Max kasi nga 30 ampere yung controller na ginamit natin dito. And then nag-increase din tayo ng voltage. So and then matik yun, yung speed madadagdagan din. So itatry na natin siya sa top speed sa short distance kung kakayanin. So yung battery natin ay 56.9, so full charge pa rin siya. So itest natin siya sa top speed. So okay yung top speed niya guys. So nakita ko sa display, pumapalo siya ng 63 kilometers per hour. So base sa experience ko, kapag ganun sa display, minus 3 lang. So papatak siya ng, sa GPS ng mga 60 kilometers per hour. Par, yan muna yung message ko sa inyo regarding dito kay Kugo G2 Max. So ayan, maraming salamat kay sir sa pagdayo pa mula sa Al-Ain para ipa-upgrade or ipa-modify itong kanyang electric scooter.